ang nawala sa ating turismo dahil sa coronavirus o COVID-19. Kaya naman panay ang promote ngayon sa mga tourist destination. Pero papaano pagkagat ng dilim? Sa nakalipas na mga buwan, nagbabagong bihis ang Maynila. Binubuhay ang dati nitong ganda. Pati na pagkagat ng dilim. Lalo pat ang Maynila, makasaysayang syudad at may malagim na nakaraan. Tinupok ng World War II ang marami ritong mga gusali. Ang ilan na nakatayo hanggang ngayon na babalot ng mga kwento ng kababalaghan. Tamang-tama sa nauuso at tinatawag ngayong dark tourism. Ano kaya kung sa gabing ito magsasanib puwersa si Yorme Isko Moreno at ang walang kinatatakutang paranormal investigator na si Ed Caluag para tuklasin ang mga misteryo ng Maynila after dark. First stop, Fort Santiago sa Intramuros na itinayo taong 1590 pa. Narito po tayo sa Fort Santiago na kailan lang binuksan ang kailaliman nito o yung tinatawag nilang dungeons. Mayor, salamat ha. Oh. Kahit gabi, this oras, sinamahan nyo kami mamasyal dito sa Fort Santiago. Oo, in fact, iniikayat namin ang mga manonood mo na sila pumasyal na sa Fort Santiago ng gabi. At the same time, mas ma-appreciate mo na yung European design. Mas ma-feel mo yung ambiance sa gabi nga naman. Although, tumitindig yung mga palahibo ko ngayon. Attorney, pwede ho bang malaman anong naisip nyo? Bakit ho buksan itong dungeon? Sinimula ni Mayor yung pag-ilaw sa buong Maynila. Naisip niya namin talaga na ayusin na yung Fort Santiago at yung ilawan na rin siya mabuti. Nagsilbi itong kulungan nung pangpanahon ng mga Kastila, barracks ng mga sundalong Hapon. Most likely, maraming lost souls dito. No. Yun, most likely. Tinatakot nyo ako eh. Kasi talagang ano to eh, kampo. Pagkatapos nga ng World War II, dito natagpuan ang tinatayang 600 mga labi. Hindi ang dami yung multo rito. Marami nagsasabi na meron silang nararamdaman ng ganong forces. May ibang energy. Wish them rest in peace. Ang magnobyang Myra at Chan, habang nag-iikot kamakailan sa dungeon, meron daw na i-record na nakakakilabot na tunog. Hey, Jessica. Kami na lang dalawa. Nagulat ako nung nalaglag yung ano, yung picture namin sa likod na ang lakas ng pagkakalaglag. Ay, Diyos ko po. Pagkalaglag ng picture, syempre natakot kami, umalis na agad kami. Doon ko narinig yung parang may boses na nagsabi, na wag kang. Parang medyo malumanin na boses. Hindi ako nagpunta rito para makipag-away. Nandito ako para bisitahin yung dungeon. Mayor, si Ed Caluag po, paranormal expert. Sinama ho namin siya. Mostly ang nararamdaman ko dito, parang may mga taong umiiyak. Mas marami po yung emotion eh. Disturbed emotions. Ito po yung mga souls na maaring nandyan pa dahil hindi nila matanggap kung ano yung nangyari sa kanila. Naririnig mo sila eh? Medyo po. May mga sounds po ng parang daing. Punta na ho tayo doon. Basta Ed, mauna ka. Pag nakaramdam ka, sabihan mo lang kami. Takot kami ni Ma'am Jessica. Dahil medyo kulob siya, gagamitin po natin itong tinatawag nating spirit box. Sasagot sila dyan? Posible po, ma'am. Mayor, may tanong daw ba kayo sa mga kaluluwa? Baka sumagot eh. Ano pa man napipick up mo, Ed? Sobra ano po eh. Mabigat po sa katawan. Hindi makahinga. Ah, ito yung mga bodies.
sa liberation. Ito pare, iba yung feeling. Sobrang bigat ko. Siguro ma'am, nung panahon nila, halos dikit-dikit sila dito. Yes. Halos patong-patong po. Ano, patong-patong? Pag baba mo rito sa dungeons, medyo eerie pero malamig. Kayo ngayon, may thermometer? Wala, ayoko nga eh. May kasama ba kami ngayon dito? Ano, Ed? Gusto ko po mong magtanong, tingnan ko kung may sasagot eh. Pwede ko bang malaman kung anong pangalan mo? Nakakausap daw po niya yung mga patay. Parang ayaw mo maniwala, Mayor, o ayaw ko lang paniwalaan. Takot ako sa patay. Sa buhay eh, alam mo na kagad eh. Pwede ka na magsayo nachi. Sa'yo na chinelas mo, takbo ka na. Di ba gano'n, kukunin mo yung dalawang chinelas mo. Tapos tatakbo ka na. Eh, pagpatay, di mo alam kung pagtakbo mo, tapos nasa unahan mo na naman. Naalala mo yung mga old movies, di ba? Kahit saka tumakbo, sa kote ka. Sumagot? May napipick up siya, ma'am, pero parang puro daing lang eh. Umuungol sila? Umuungol lang. Una ko na maraming tao. Pangalawa, nasa closed area ka. So, ibig sabihin yung echoes niya, medyo mas malalakas. Magpapakinggan natin mabuti. Mukha siyang nagsalita. Totoo yung sound, walang mali sa sound. Doon lang talaga nagkakaroon ng kanya-kanya interpretation. Hindi naman kami ganun ka-teki na marunong mag-edit para lang makakuha ng attention. Tama ba, Ed, na binuksan ito sa publiko? Diba sabi natin yung mga nahimlay na ng mga kaluluwa, huwag na natin guluhin. Mas mabibigyan sila ng respeto at the same time, yung mga taong pumupunta rito kapag nag-pay respect tapos nag-alay ng dasal para sa kanila, mas makakaangat sila. Next stop, Jones Bridge. Pinaganda ito. Ibinalik sa dati nitong neoclassic design. 1920 pa itinayo ang tulay na ito na nagdurugtong sa ermita at binondo. Come on, Ed. Hey. Yorme, congratulations. Ang ganda nitong Jones Bridge, ha? Ang ganda ng design. Yung curvings, gawang Pilipino. O, yung pinaka-moldy niyan, ang gumawa mga taga-Paete, Laguna. We try to copy the semblance of the past. Ito yung Merlion ng Maynila. Sa coat of arms ng Manila, yung logo, ayan yun. Pero ang tulay, nagdurugtong din ng iba't ibang mga kwento na mahirap ipaliwanag. Lagi po may naiyak dito sa ilalim ng tulay. May nalunod po kasi dito, dadasal na lang po ako para mawala yung takot po. Parang isap mata lang na ganon. Parang siya nakalutang sa ano, nakatayo lang siya. Based dun sa damit niya, parang mga late 70s and early 80s. So maaring ito ay isa sa mga case ng suicide dito sa Jones Bridge. Kumusta vibes? Dito po, meron akong naramdaman kanina, babae, na parang tumalon siya dyan sa bridge. Pag dito sila tumalon, siguradong buhay sila. Oo nga, masyadong maikli. Tsaka tubig yan. Yung current will not do harm to anybody. Unless, hindi marunong lumangoy. Baka nung araw, usong-uso salvage. Well, as para sa the people is concerned right now, medyo naging ano to, daanan ng utaw. Like foot traffic. Dati po ito, sabihin natin na scary bridge. Pero ngayon, yung mga sayanong taong dumadaan dito, napalitan na yung dating negatibong energy. Meron kami na italang record dito na encounter na kung saan tatlo ang nasawi. At meron ding naitala noong 1989, ano, ambush. Last stop, Manila City Hall. 1920 pa itinayo. Dating araw itong libingan. Pero ngayon, opisina na ni Yorme. Marami hong kwento-kwento dito, Yorme. May kadena rito sa gabi. Totoo ba yun? Sila naka-experience na ibang staff. Parang may sumusunod sa kanila. Takot ako sa multo eh. Hindi ako pwede mag-isa. May naramdaman na ba kayo? Minsan parang feeling mo, parang may kasama ka.
Ito ang hagdan paakyat ng clock tower ng City Hall. May babae nakaharap sa bintana, umiiyak, tapos yung mga sundalo. Oo, kasi nung araw, nung liberation ng Manila, when the Allied forces, when they're about to cross Jones Bridge, nahihirapan yung mga sundalong Allied kasi may sniper sa taas. So they have to howitzer the tower hanggang sa mapatay yung sniper. Bali yung nakita ko pong sundalo kanina. Ah, may nakita ko kanina? Tatlo po or apat yun na sundalo po. Di naman po sa labas, may mga bata po tumatakbo. Tapos merong mga siguro po dati mga empleyado eh. So, talaga, Diyos ko. Pero... magtataka. Parang kinikilabutan ako. I don't wanna see them. Lalakad ako ng kahit anong oras. Madaling araw, wala nga ning oras, kahit saan lugar sa tundo. Pero pag nakakamoy na ako ng parang tama de noche. Yan. Yeah. Ah! Actually po yung mga nandito naman, yung ginagawa nila is yun lang dati nilang ginagawa na. Kala nila nandito pa sila. Opo. Dinidetect natin yung energies. Saan yung energy dito? Dito po sa taas. Nandyan sa taas. Ano yun, baka yung mga sniper na hapon. Scary. I think Manila is one of the focal area of learning a lot about things happen in the past. Pangalawa naman, yung katulad yung dark tourism. Dahil marami ditong mga kakaibang building. Ang Maynila, maraming kasaysayan na sabihin natin na sakop ng kababalaghan. Pero sa kabila nun, dapat nating ingatan to kasi parte po ito ng kasaysayan. Sa dilim, maraming mga sikretong nakatago. Mga kwentong mabubunyag. Mga kwentong nabaon man sa limot. Bahagi pa rin ng kasaysayan. At sa syudad na ito, marami ka pang madidiskubre. Pagkagat ng dilim. Ito ang Maynila After Dark. Para sa reaksyon sa istoryang ito, tweet na gamit ang hashtag KMJS15. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.